Minsan, may isang batang babae, mahilig mangarap ng magandang buhay. Katulad ng isang ordinaryong bata, mahilig din siyang maglaro. Ikaw naman! Uy, ikaw naman! Masaya ka na! Pero, mas mahilig siyang mag-aral. Mas importante sa kanya ang pag-aaral. Hindi man kapos sa buhay, natuto siyang tumulong sa kanyang magulang para lang makapag-aral. Hindi mahalaga kung mainitan. Hindi rin mahalaga ang mapagod. Ang mahalaga ay makapasok sa eskwela at makapag-aral. Bit-bit ang pag-asa ng bagong bukas. Kasamang kanyang ina, lumuwas pa Maynila upang makapag-aral ng secondary. Pumapasok siya nang may dalang ube at biko na paninda. Kung maubos man ang kanyang paninda, siya ay may perang pangbaon. Kung hindi naman, ang natira ang kanyang kakainin.
Mula sa ganyang kalagayan, pinahalagahan niya ang edukasyon. Minahal niya ito na parang kaibigan. Tiunti niyang inabot ang kanyang pangarap, kaya kumuha siya ng kursong nursing. Hanggang sa isang araw. Nay, dito na po ako! Alam niyo ba, Nay? Sobrang nag-i-enjoy ako sa kursong napili ko. Kasi Nay, alam mo yung mga ano, yung mga bagay na nakikita ko lang sa TV. Akala ko kasi madali lang yun, pero ang hirap pala. Ngayon ko lang naranasan na mag-BP, tapos magturok ng dextrose ba yun? Ayun nga, Nay. Tapos, alam niyo po ba, parang naiisip ko ang mag-doktor pagkatapos kong mag-nursing eh, para siguradong maaalagaan ko yung kalusugan niyo, Nay. Sa tingin niyo po, maganda kayang idea yun? Anak, pasensya na ha. Kasi hindi ka na namin kayang pag-arali ng nursing. Mabigat ang pag-aaral ng nursing. Malaki ang gastusin. Kailangan din ng mga kapatid mong mag-aral. Nay, wala na po bang ibang paraan? Ang pinakamaganda na lang yun, anak, pumili ka na ng ibang kurso, yung makakaya namin ng iyong ama. Ngunit, hindi siya sumuko. Kapos man sa buhay na ito, pinagpatuloy niya ang pag-abot sa kanyang pangarap. Bit-bit ang kanyang pag-asa sa panibagong kurso, ang dentistry. Ganun pa man, hindi naging madali ang pagsisimula. Tingang isang araw, isa sa pinakamatamis na parte sa kanyang buhay. Siya ay nagpakasal at nagkaroon ng sariling pamilya. Dahil walang pera pampatayo ng sariling klinika, nagsumikap siya na patuloy na matuto at husayin ang sarili. Ano man ang hirap, ano man ang amo ng buhay, para sa pamilya, para sa magiging anak, lalo siyang nagpakasakit. Ale, ale, pabili mo nga po ng banana cube. Sandali lang ha. O, eto. Salamat. Ate, andyan na po ba yung dentista? Ay, sige, pumasok na lang kayo dun, tapos susunod na lang sa inyo.
Dahil sa aking pagsisikap at determinasyon, pinagpala na magkaroon ng mabuting hanap buhay. Hanggang sa patuloy na pinagdinang ang biyayang talino, edukasyon at oportunidad. Ay walang iba kundi ang kasalukuyang President-elect ng Philippine Dental Association. Siya ay si Doktora Maria Lourdes Coronacion.